Sinimulan ng mga Espanyol ang kolonisasyon ng Ilocos. Ang mga conquistadores, sa pamumuno ni Juan Salcedo, ay dumaong sa Agoo, bahagi ng pangasinan na titawag na El Puerto de Japón. Ang lalawigan ng Ilocos ay nahati sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang Abra ay ginawang Averia ni Gobernador General Narciso Zaldua Claveria. Nilagdaan ni Gobernador General Claveria ang panukalang pag-isahin ang mga piling lugar sa Pangasinan, Ilocos, at Cordillera sa isang bagong lalawigan. Nilagdaan ni Gobernador General Antonio Maria Blanco ang Superior Decreto na nagtatag sa La Union bilang isang political military government. Nagpalabas si Reyna Isabella I ng Spain ng Royal Decree mula sa Madrid na nagpapatunay sa Superior Decreto ni Blanco. Nagkaroon ng malaking pag-unlad sa komersyo at agrikultura sa lalawigan pangunahin na dahil sa tabako. Nagsimula ang Rebolusyong Espanyol kung saan pinahirapan ang mga katutubong pari, pinatay ang mga elite ng Balaoan na kilala ngayon bilang Siete Martires, at inusig ang mga mason. Mariano Garcia, isang kinainisan na preel mula sa Sto. Tomas, ay binaril noong Mayo 22 na nagpasiklab ng rebolusyon sa probinsya. Pinalaya ni General Manuel Tino ang La Union at itinalaga bilang de facto governor na kalaunan ay pinalitan ni Dr. Lucino Almeida. Itinalaga ni General Emilio Aguinaldo si Dr. Lucino Almeida bilang presidente provincial. Si Don Joaquin Ortega ay nahalal bilang unang gobernador sibil ng La Union. Ang San Gabriel, Pugo at Sudipen ay naging munisipyo. 1,949 na likha ang munisipalidad ng Santol. 1,962 naging munisipyo ang Burgos. 1,963 ang Bagulin ay naging munisipyo. 1,908 naging lungsod ang San Fernando sa pamamagitan ng inisyatiba ni La Union First District Congressman Victor Ortega at Mayor Manuel Ortega. Ngayon ay alam nyo na. Pa-like and subscribe naman ako mga kaalam.